ang sabi sa akin ni Sandra, okay lang naman daw na sabihin, tumunta ko ni Sandra at siya po ay umiyak sa akin. Aki, ano po na kami? Tara na sa Equatorial TV! Tayo ay maibutong puti! Masarap! Serpente! Tan-tan-tan-tan-tan! Dito sa Puerto Bata, Equatorial Guinea. Magandang tanghali po sa inyo mga amigo. Kumusta po ang buhay ng bawat isa? So nandito lang po si Kuya Rolang, niyo pong kaibigan dito sa Equatorial Guinea. At eto, kasama natin si Sandra at saka yung pamilya ni Chamame. So marami na mangyari mga amigo after po nang bago pa kami umalis. Paano ko ba explain? Actually may ginawa akong video about dito kay Sandra, ngunit hindi ko po ipinalabas. Sa kadahilanan po na naisip ko na mas okay na lang na sa amin na lang ito. Ngunit ang sabi sa akin ni Sandra, okay lang naman daw na sabihin. Ngunit hindi ko po ipinalabas 'yon. Bago po ito kami nagbakasyon na nangyari yung nangyari 'yon. Bakit? Tuwa so, Yeah. Ang nangyari po doon ay nangyari po yon nung time na pumunta ko ni Sandra at siya po ay umiiyak sa akin. Ako, ano po ayaw kami? That time wala si Chamamé tapos umiiyak sa akin si Sandra, nagsusumbong. Si Sandra parang at sabi niya sa akin, tinuturo niya ako na pangalawang tatay o siya na yung kaya nagsabi siya sa akin. Ulit, na-send ko yun sa, kay Princess Sato, kay Michael, pina-edit ko. Kaso, sabi ko, hindi na mainam na ipalabas. Dahil, that time, nag-iisip ako na ito ay masyadong personal. Ngunit, si Sandra ngayon ay, sabi niya, Kuya Raul, sabihin mo, kasi, para malaman ng mga tao, na ganito ang sitwasyon ko, sabi niya gano'n. Hindi naman ito nakakahiya dahil marami dito ang gano'n. So, sabi ko, sige, pero hindi ko na i-detalye, sabi ko sa kanya. So, dito po ang mga lalaki at saka mga babae, sabi ko po, pag nagkahiwalay, ay isang araw lang, move on agad. So, ganun po. So sa case po ni Sandra, alam niyo na po ibig ko sabihin. At ngayon si gracias. At ngayon si Sandra ay nung time na nakausap ko siya at umiiyak, sabi ko, ako ang bahala sa iyo. Makakatapos ka ng pag-aaral, susuportahan kita, at lahat ng pangangailangan mo sa school, ako ang bahala. Ganun din kay Lorena, ganun din sa mga anak ni Chamame. Sabi niya sa akin, sabihin mo yung sitwasyon ko para hindi para alam ng mga tao, sabi ni Chamame. Sa kanila naman daw ay hindi na issue yun. Ang importante kay Sandra ngayon ay okay naman na siya. So sabi ko kay Sandra, susuportahan ko siya sa pag-aaral. Hanggang sa mga libro, lahat-lahat niya. Dati man ginagawa natin sa kanila. And then, gusto niya na mag-stay dito kay Chamame. Okay lang. Pero ayaw niya. Gusto niya na mamuhay na kasama si Nene. So, monthly po tayo sumasagot na photo de aquí alba bahay ni Sandra na doon sa may kinamamanina and then basta ang nangyari po lahat po ng gamit na ipundam nilang dalawa na ni Balin ay wala na po kinuha na po wala na sa kanya so ganun pala sa kanila kung sino yung nagpundar siya din yung pwede rin bawiin hanggang sa bumbiya wala na po sa kanilang bahay so malungkot pero sabi ni Sandra ang buhay ay diretso lang ang buhay.
Di ba, papasalamat siya sa atin, sa mga Pilipino. Sabi nga niya, sabi ko, basta ako bahala. Kung decision mo na mag-solo pa din, okay lang. Pero sabi ni Chia Mami, ay hindi na siya, pwede siya tumira dito, pero nakadepende kay Sandra. Eh, ayaw ni Sandra, gusto niya pa rin na mag-stay sa dating bahay niya, kasama si Nena. So ako, naano lang din ako kay Nena, dahil nga, sa nangyari. Pero importante naman ay maging maayos yung ano, maging maayos si Sandra sa kanyang pag-aaral sa lahat. Susuporta ako para sa kanya. Dahil nakita ko kung gano'n siya kasipag, katanino sa pag-aaral. Maari nagkaanak ng maaga, pero nagsisika para makatapos ang pag-aaral. So, malapit na, university, college, tapos pagkayari nun, makakapag trabaho na rin siya. Yun nga ang inoport ko sa kanya, kapag ako gustong-gusto ni Sandra na sa Pilipinas, pwede siya magbakasyon, mag-try siya na mag-apply ng model. Sabi ko sa kanyang gano'n. So, madalit salita po mga amigo, ay wala na. Wala na sila ang dalawa ni at yung dahilan po ay... Ang dahilan po ay sa kanila na lang po. Pero dahilan po kung bakit po sila nagkaiwalay ay hindi ko nasasabihin, pero masyadong mabigat po yun na sabi nga ni Sandra, walang kapatawaran. Para sa protektahan ko si Sandra, hindi ko na rin hindi ko sasabihin unless kung siya ang gusto magsalita about dito. Sabi ko ka Sandra, ayoko sa akin manggaling lahat ng mga gusto mong sabihin sa mga tao. Ayoko din na malaman. Ayoko din na... Siyempre, ang ngayon, personal na buhay na ni Sandra yun. Basta, in-explain ko lang po sa inyo na dito po, gano'n, normal na ang mag... kagaling siya mami, di ba? Ilabing dalawang anak, tapos iba-iba atay. So, si Sandra, sabi ko sa kanya, pero sabi ko sa kanya, meron kondisyon, sabi ko sa kanya, sige ka ako magbabayad ng bahay mo, pero magtatapos ka ng pag-aaral, sabi ko sa kanya. Tapos ka ng pag-aaral, at kapag nakatapos ka ng pag-aaral, magkakaroon ng trabaho, paano na kita? Hayaan na kita na mamuhay, lalo na kung meron kang trabaho. So, ako yung naaawa kay Sandra kasi hindi niya deserve yung nangyari sa kanya. Hindi niya deserve yun. Ang gusto niya ay magkaroon ng maayos na pamilya, ngunit hindi naging okay ang lahat. So, kapatid din pala ito, kapatid din ni Sophie, sa tatay, si Her, ayan. Si tatay, paano ang break eh? Yahita, ayan. O, ito si Yahita. Ay, Mas? Si Emas. Donde? Ayan. Pakita natin yung kapatid. Yun yung kapatid ni... Kapatid ni Herly. Yan. Sa tatay. Yan. Tapos... Saan pa? Ita. Ah, yay, ita. Ito. Ito yung kasaba. Oh, kasal daw to. Guwapa, no? Kapatid ni Sophie tsaka ni Sandra sa tatay. Ang sabi ng ni Sandra, hindi niya mapapatawa dito. So, wala na pong chance para magkabalikan yung dalawa. Dahil kinausap na po ni Chamame, yung dating si Valentin, humingi na sorry, ngunit ang sabi ng gano'n ni Chamame, hindi ako mag-i-decision kung hindi si Sandra. Anak, kabi ka na? So, yun po mga amigo, maraming salamat po sa panonood ng video na to. Yun nga, ang lagi kong sinasabi, kaya kay Chia Mami na pag umuwi ng Pilipinas, sila Sophie makapag-aral, kasama sila... sila misma para hindi sila magaya na magkaanak ng maaga.
ang gawin ni Chamame, dapat yung mga anak niya maging ang prioridad ay yung pag-aaral. Sapagkat sabi ko nga, ang pag-aaral kasi makatapos ng pag-aaral, makatapos lang sila eh magiging maganda yung kanilang kinabukasan, lalo-lalo na matuto mag-English. Sigurado kahit si Chamame ay kung kahit saan makarating ang kanyang mga anak, basta natuto sa Pilipinas, for sure ka ko ay magiging maganda ang kinabukasan. So, yun yung ating goal, mga amigo. Kaya sabi ko nga, kapag ka nakauwi tayo sa Pilipinas, nakasama natin sila Chamame, eh mamuhay ng parang Pilipino. Yung napakalaki kasing malaki ang kinalaman ng kapaligiran sa magiging future ng anak ni Chamame. Kagaya ni Sanda, ni Lorena na maagang nag-anak, na ngayon ay masaya sila, pero yung responsibilidad sa mga anak ay minsan hindi nila na nagagampanan. Kaya yun ang pinauunawa ko kay Chamame, na sana ay dumating yung time na mabago yung ganoong sitwasyon ng buhay niya, na 13 years old, 14 years old ay mag-aasawa na. Kaya yun, ulitin ko, tayo ay susuporta hanggang sa makatapos sa pag-aaral ni Santa. Ako man po ay nasa Pilipinas, gagawa ako ng paraan para sila ay makatapos ng pag-aaral. Salamat po mga amigo. Salamat sa inyong pagsuporta sa walang sawang panonood. At kundi po sa inyo ay hindi ko kayang gampanan yung mga dapat gampanan ko o mga gusto kong gawin dito ay hindi ko magagawa kung hindi po dahil sa inyo. Salamat po at mabuhay po kayo mga amigo. Magkita ulit tayo bukas. Salamat po at God bless po mga kababayan ko. Appreciate ko yung papaano sila nagdadasal.